Good day guys! Kumusta? Ngayon po ay gagawa tayo ng tutorial video sa kung paano mag-renew ng ating driver's license sa LTO. At ituturo ko rin sa inyo yung mga tips at advice na maipapayo ko sa inyo para mas mapabilis ang pag-process ng ating driver's license renewal. So, simulan na natin. First of all guys, sasagutin muna natin yung mga frequently asked questions regarding sa driver's license renewal. Una, kailan nga ba natin pwedeng i-renew yung ating driver's license? So according to the LTO, you can now get your driver's license renewed 60 days ahead of its actual expiration date. You can even renew it a year ahead as long as you can prove that you are going to be out of the country when the expiration date hits. To add to this, driver's license renewal is also now possible on Saturdays. This makes it possible for the public who cannot schedule a day off during the weekdays. Ayun guys, 2 months before, pwede na pala tayo mag-process ng ating renewal sa LTO. Next question guys is, bakit nga ba mahalaga na i-renew natin yung ating lisensya? So, sabi dito guys, driving without license in the Philippines, you will get a ticket with the LTO violation fee cost up to 3,000 pesos for an expired, suspended, or revoked driver's license. So, mahalaga talaga na i-renew natin yung ating lisensya, guys. Next question, guys, is ano-ano nga ba yung mga requirements sa pag-renew ng ating driver's license? So, ang ituturo ko sa inyo, guys, is intended for local applicants only. So, ito yung mga requirements ng ating pag-renew sa driver's license sa LTO. Una is yung duly accomplished application form. So, ito ay fill up pa natin dun sa LTO office na guys. Next is yung original and photocopy of government issued ID that bears your picture and signature. So, yung ginamit ko dito guys is yung driver's license ko na rin na pa-expire. Kasi yun lang naman din ang hiningi, ang photocopy ng aking driver's license. So, next is yung original driver's license. So, kailangan natin to i-surrender guys dun sa LTO office. Next guys is yung copy of the medical examination certificate only electronically transmitted to the LTO by an accredited clinic. So, every office naman, LTO office guys, is mayroong accredited clinic na katabi niyan guys. So, doon ka na lang magkuha ng yung medical examination certificate. Then, last requirements guys is yung comprehensive driver's education or CDE certificate. Ito ay makukuha natin online guys. So, ito yung ituturo ko sa inyo unang-una para makaprocess tayo ng ating renewal. Ano nga ba yung CDE or Comprehensive Driver's Education? Sabi dito, as the LTO starts issuing a 10-year driver's license, they also added a 5-hour mandatory refresher course, the Comprehensive Driver's Education or CDE, culminating in a 25-item online validation exam. Yun, dahil sa online exam ito guys, pwede mo itong kunin kahit saan basta't may internet connection ka. Pwede mo rin itong kunin sa LTO kasi may mga intended naman sila na computer doon para mag-take ng exam. Pero mas ma-advise ko sa inyo guys na mag-take na lang kayo sa bahay para mas madali yung pag-take nyo, hindi na kayo magpila doon sa LTO. Paano nga ba makakakuha ng CDE online? So unang-una guys, kailangan mo nating mag-register sa LTO website na LTMS portal. Ito yung kailangan nating ihanda para sa ating LTMS registration. So una is yung driver's license guys, kasi kailangan natin dun i-input ang ating license number at saka serial number. Then next is yung email ad guys, Gmail or Yahoo, dahil dun yung magsisend si LTO para sa verification guys. So simulan na natin. Open lang tayo ng ating Google Chrome guys, then type natin sa ating search engine portal.lto.gov.ph, then enter lang natin guys. So yun, nakapasok na tayo sa ating LTMS portal, then tap lang natin itong register now guys to proceed. So terms of agreement, basahin lang natin to guys, check lang natin ito sa baba. Itong yes, I accept. Then, input natin itong security code na ni-require nila guys. Then, click next to proceed.
So dito guys sa registration, tap lang natin tong enroll as an individual guys to proceed. Then dito guys sa nakikita nyo enroll individual, may apat na steps to finish sa ating enrollment. So dito guys, my question, do you have a Philippine driver's or conductor's license? Sa tapis lang guys. Then scroll down lang natin. So dito, sabi complete all applicable fields. So dito nyo input yung driver's license. Then next naman natin na input is yung ating serial number na makikita sa likod ng ating driver's license. Next naman is yung ating expiry date ng ating driver's license input natin. Then make sure lang guys na tama lahat ng na-input natin na mga information data. Then after natin ma-double check guys, click lang natin tong next guys to proceed sa next step. Then dito guys, personal information lang naman to guys. Input nyo lang yung mga needed na information nila guys. Then click next na lang to proceed. So sa nakikita nyo guys, tapos na tayong mag-fill up sa ating existing license at saka sa personal data inputs. Then next naman natin i-fill up is yung contact details natin guys. Dito sa contact information guys, siguraduhin natin na tama yung email na nalagay natin or na-input natin. Dahil dito mag-send si LTMS or si LTO ng email para dun sa ating verification para ma-verify yung ating registration. At dito din mag-send si LTO ng email para dun sa ating client number na ating magagamit every time tayo mag-login sa ating LTMS portal. Then lastly, input natin yung ating mobile number guys. Then after nyo ma-double check lahat guys, click lang natin itong create account to register guys. Ayun na guys, you are successfully registered. Please click the link sent to your email within 24 hours or until June 29, 2023 to verify your account registration. Otherwise, it will automatically deleted. So, kailangan talaga na tama yung email na naibigay natin. Then, kailangan din natin magamit or ma-verify yung ating account within 24 hours dahil madidelete yung ating registration if hindi natin ma-verify agad within 24 hours. Then, click OK lang guys to proceed sa ating account verification. Dito sa ating LTMS portal para tayo makapag-sign in, need natin yung ating email or LTO client number at saka yung ating password na ginamit kanina sa ating pag-fill up sa ating registration para makapag-sign in tayo. Doon natin makukuha ang ating LTO client number sa email na sinend ni LTO sa ating email address. So ngayon guys, open muna natin yung ating Gmail account. So ito yung email na sinend sa atin LTO. Click lang natin to guys, LTO public portal email verification. So click lang natin yung link to proceed guys. Dito na tayo sa ating LTMS portal guys at automatic na yun mag-i-input ang ating client number. Then i-save nyo to guys kasi ito yung magagamit from time to time na mag-login tayo sa ating LTMS portal. Then input natin yung password to log in or to sign in. Ayan na guys, we've successfully signed in sa ating LTMS account. Ngayon, ituturo ko naman sa iyo yung other option. Halimbawa, nakalimutan nyo yung client ID nyo. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-sign in o mag-login gamit ang ating email ad. So, dito, email ad naman yung gamitin natin sa pag-sign in. Pero yung password, pareho pa rin. So, ayun na guys, na-input na natin. So, click sign in lang to continue. So ayun guys, successfully pa rin tayo nakapag-login sa ating LTMS account. So dito guys, pwede na kayo makapag-explore sa LTMS account nyo. Makita nyo yung profile, documents, at saka violation, at saka transactions, at iba pa. Halimbawa dito sa violations guys, masi-check nyo kung eligible ba kayo.
para doon sa 10 years license na i-grant ng LTO pag halimbawa wala kayong violation. Paano nga ba maging eligible for a 10-year license? So sabi dito, drivers with a clean driving record may apply for a 10-year valid license. This means you should have no demerits on your driving record. And by no demerits, we mean zero. That means no tickets or infractions. Motorist with at least one demerit point will only be eligible for a 5-year validity driver's license. So, kailangan wala talagang violations kayo na or record para maka-avail ng 10-year license. So ngayon guys, simulan na natin mag-take ng exam. Dito tayo punta sa e-learning. Tapos click lang natin tong CDE Online Validation Exam. Sabi dito guys, use the CDE Online Validation Exam for your driver's license renewal application. The passing score to create a certificate is 80% or at least 20 correct answers out of 25 questions. So, dapat at least may 20 kayong tama na masagutan sa 25 items questions para pumasa tayo sa ating exam. Click lang natin tong start exam guys to proceed. Then, dito guys, language, pili lang kayo kung ano yung mas comfortable kayo. So, sa akin, English yung pinili ko. Then, ayan guys, simulan natin ang pag-answer ng ating 25 items exam. Few inches later. Ayan guys, nasa pang 25 na ako, hindi ko na pinakita yung pag-take ko. Baka mapagalitan tayo. Then, click lang natin tong finish exam guys to finish the exam. Then, sabi dito guys, congratulations, you have passed the CDE online validation exam with a score of 88%. So, ayan guys, pumasa tayo sa unang take. Then, huwag kayong mag-alala guys sa pag-take ng exam kasi hindi naman siya time-pressured at saka kahit ilang ulit niyong ulitin ang exam, okay lang hanggang sa pumasa kayo. So, ayun guys, kung gusto niyong i-print yung certificate niyo guys, click niyo itong print certificate. Then, para yun yung gagamitin natin na hard copy pag-submit doon sa requirement natin sa LTO. Then, ito na yung mukha ng ating CDE certificate guys. So, ready for printing na ito. Then kung wala naman kayong printer, if download niya lang tong file na to para may soft copy kayo para anytime pwede nyo na mapaprint ito sa labas. So ay save lang natin to guys. Then close na natin to. So halimbawa guys, dito pala may show answer guys kung gusto nyo itingnan kung saan kayo nagkamali. So may option dito na show answer para makita nyo yung mga mali nyo. Halimbawa, gusto nyong i-take ulit para ma-perfect nyo yung exam. So, may reference na kayo. So, yun lang guys. Click natin tong done to finish. Sabi dito, page already submitted. So, balik na tayo sa home guys. Pagkatapos nating ma-print ang ating CDE certificate, pwede na natin i-photocopy yung ating driver's license. Then, next step is pagkuha na natin ang ating medical examination certificate. Dito sa ating medical certification, pwede na tayo agad pumunta doon sa pinakamalapit na LTO office. Kasi doon naman sa tabi ng LTO office is mayroon yung accredited clinic nila. So doon na tayo magkuha ng ating medical examination certificate. Then advice ko lang guys, mas maganda mag-process ng ating LTO renewal doon sa mga mall, sa mga LTO office na nasa mall. Dahil hindi mahaba yung pila tapos komportable, hindi pa mainit. So ito yung nabayaran ko sa aking medical certificate guys, 450 pesos. So itong medical certificate kadalasan ay nag-range sa 450 pesos to 600, depende yan sa lugar. So after natin makumpleto ang apat na requirements na to, pasok na agad tayo sa LTO. Then i-submit natin to para makakuha tayo ng application form to fill up. Then, after natin ma-fill upan, i-submit natin yung ating application form. Then, next step guys is sa cashier na guys. So, ito yung pwede nating mabayaran dun sa cashier. Sample guys, dito sa regular fee, yung license fee is 585, tapos yung computer fee is 67.63 pesos. So, may total tayo na 652.63 pesos na babayaran. So dito naman sa license expired for 1 day to 1 year,
May penalty na tayo for 75 pesos. Then every year na madagdag sa expired date nyo is madadagdagan ng 75 pesos. Then dito sa license expired for more than 2 years, yung computer fee niya ay dumubli na. Then yung application fee is may 100 pesos na siya. So yun lang guys. So after ko mapasa ang mga requirements, nagbayad ako ng 50 pesos para dito sa ID case. So next step guys is dito na sa cashier. So ang binayaran ko ay yung 585 pesos lang yung nabayaran ko. Then nagtaka ako guys bakit wala pa akong penalty, last week pa yung expiration ng license ko. Tiningnan ko din doon sa LTMS online, expired na yung status, pero siguro dahil pasok pa sa birth month ko na June, kaya siguro wala pa akong penalty. Then after natin magbayad sa cashier, next step is dito na sa ID picture at saka sa fingerprint. Then antay na lang tayo sandali guys for the releasing of the ID. So ito na yung ating driver's license guys, valid as temporary driver's license, new ID card available. So nagtanong ako dun sa releasing kung kailan mag-release ng ID card. So sabi nila makinig lang daw sa balita dahil wala silang time frame na binigay dahil nationwide daw walang ID card. So sa likod nitong ating temporary driver's license guys is yung printed copy din ng ating OR. Yung ating binayaran na license fee is 585 pesos only. Ito na yung ating temporary driver's license copy guys. Nilagay ko na sa kanyang case. Kaya pala malaki yung case na binigay nila dahil printed copy pa lang yung i-release nila. Then reminder lang guys, nagtanong din ako dun sa LTO kung pwede ba natin to i-laminate. Dahil concern ko is yung mga riders natin, halimbawa yung mga nagmumotor, baka mabasa tong copy na to. Then sagot ng LTO, hindi daw pwede natin to i-laminate dahil ito yung tataka nila, halimbawa mag-release na sila ng ID card. So doble ingat na lang tayo guys. So ito na yung kabuuan ng nagastos ko guys. Una is printed copy of CDE certificate, 5 pesos. Next is Xerox copy of valid ID, 5 pesos. Then yung medical certificate which is 450 pesos. So itong medical certificate is nakadepende kung saan yung kinuha yung medical certificate nyo. Nag-rinse ito ng 450 to 650 pesos. Then pang-apat is yung license case, 50 pesos. So depende din to kung halimbawa nag-release na sila ng ID card, pwedeng wala na tong ID case or license case. Then next is yung license fee na 585 pesos with a total of 1,095 pesos guys. Ito na yung tips na ma-advise ko sa inyo guys for faster transaction. First is to take the CDE exam at home para hindi na kayo makipila dun sa LTO office. Then next is i-print nyo na agad yung CDE certificate pag nakapasa kayo. At saka i-photocopy nyo na rin yung valid ID nyo before going to LTO. Then lastly, mas maganda talaga na sa mall kayo magkuha na may LTO office. Dahil doon mas komportable at saka walang masyadong pila. Natapos ko pala yung transaction ko sa LTO guys for almost 1 hour. Pero mas mabilis pa sana yun kung nag-photocopy na ako muna ng aking valid ID. Na-avail ko rin pala yung 10 years validation ng aking license guys. Laking tulong talaga yung wala tayong violation guys. So yun lang, salamat sa panonood at sana makatulong ito sa inyo para mas mapadali yung transaction nyo as a pag-renew ng LTO license nyo. So yun lang, God bless. Ingat lagi. Ride safe.